minsan dinala ko pa ng ano yung sa akin, Mindoro, sinakay ko ng Roro. Buti pa ang Haima, nakarating na ng Mindoro. This is the Haima V70, 1.5 liters turbo deluxe in diamond white. Cited as the best multi-purpose vehicle by the Car Awards Group Incorporated. Obvious naman, maraming believed sa MPV na to. Unang tingin pa lang, ang gara na, affordable pa. Kaya ang dami ng kontentong customers sa 10 years ng Haima. Balita ko nga, Ariel, hindi lang sa maraming new customers ang Haima Cars Dau. Loyal rin ang mga Haima Car owners. Isa sa mga top fan nila ay si Miss EVELYN DE GUZMAN na isang dekada na rin nagmamay-ari ng Haima units. For our safety, sundin natin ang mga health protocols whenever we enter Laus Auto Group dealerships. Who's our special guest for today? Isang super mom ang ating makakasama for today, Ariel. Wow! Siya si Miss EVELYN DE GUZMAN, isang civil engineer by profession, isang food concessionaire, at syempre, ang kanyang life story talagang very inspiring. Kaya naman, kilalanin na natin siya. Okay, let's go! Let's do this! Kami, paano kayo, kailan pala kayo nagsimulang maging contractor, kailan kayo naging civil engineer, bakit ito yung pinili niyong profession? Nag-helper muna ako nung nag-aaral ako ng college. Kasi nga, sadala nga ng kahirapan namin, so nagwo-work muna ako, nagtatrabaho. So naging scholar ako ng English University hanggang mag-graduate ako ng engineering. Ito, ito po bang profession na to as civil engineer? Ito, pangarap nyo simula bata kayo o may nag-influence sa inyo? Actually, ayaw ko ng civil engineer kasi mahina ako sa math. Wow! Ano yun? Para sa isang engineer. Mahina ako sa math. Pero dahil sabi ko nga, may pag gusto mo, magagawa mo. So, kailangan kong gawin kasi wala akong choice. Actually, gusto ko sana maging nurse. O lawyer. Eh, since scholar ako ng English University, I have to pay 50% pag nag-nursing ako. So, nagpursige ako, nag-aral, nagsunog ng kilay, hanggang makatapos ako ng engineering ko, 5 years. Oh, ano masasabi mo doon, Ariel? Well, I think sa mga viewers natin, napakahalagang lesson na naiturong ni Tita sa atin yon na hindi porket mahina ka sa isang bagay, eh magiging mahina ka na habang buhay. So meron kang, I mean, dapat may willpower ka para, you know, you turn that weakness into strength, di ba? Parang pagpursigihin mo at malalampasan mo yon, di ba? If there's a will, there's a way, di ba? So paano po yung ano? Kasi di ba parang engineering course yan ng mostly mga lalaki. Sasabihin nila dati, hindi pwede paano, mga babae. Parang it's a male dominated course and even your hindi industry. Hindi naman siguro ganun. Nung nag-aaral ako, sabi ko nga, gustong-gusto kong kaklase ang lalaki kesa sa babae. Kasi ang lalaki, walang chismis, hindi ka nila pinag-uusapan, di ba? Hindi ka nila yung ganun-ganun, yung mga ganun, di ba? Tapos pag mga lalaki, spoiled ka, pagbabaon ka pa nila, hindi ka nila pinagtatrabaho sa mainit, pinapayungan ka nila. In short, prinsesa ka? Oo, totoo. Dako, baka may crush po sa inyo yun dati? Hindi naman. Kaso, ang problema lang sa lalaki, pagkatapos ng surveying, pagkatapos ng hard work nila, ikaw ang kawawa kasi ikaw lahat magkukompute, ikaw ang gagawa. Sila magkukopya lang sa'yo. Parang ganon. So, ma'am, bilang isang inspirasyon no, sa mga babae, ano yung masasabi niyo or advice sa kanila na siguro yung mga babae na minsan pinahinaan ng loob na magsimula ng sarili ng business? Ako kasi ang ginagawa kong santungan parate is yung Panginoon. Kasi sa Kanya nagmumula yung lakas mo, sa Kanya lahat ng gagaling yan, di ba? So ako lagi kong sinasabi kahit kanino, keep the faith. Pag may hina kasi ang loob mo, pinanghinaan ka ng loob, paano pa yung anak mo, yung mga kapatid mo na umaasa sa'yo? Pero pag may tiwala ka sa Diyos, alam mo na hindi Kanya pababayaan, lagi lang siyang nandyan para sa'yo. Siguro, ako doon ako humuhugot ng lakas. Tsaka sa mga anak ko, tsaka sa mga kapatid ko na
na napatapos ko at maganda yung relasyon namin actually ngayon. So parang masaya kami pamilya, parang gano'n. Basta akong alam ko, keep the faith, tsaka yung tiwala sa Panginoon, huwag mo lang kakalimutan at hindi ka rin niya pababayaan. So Nicolette, tandaan natin yan. Keep the faith. Tiwala lang, di ba? I think advantage din ni tita yung pagiging nanay, di ba? Kasi ako, nakita ko, di ba, sa nanay ko na lang, ang dami niyang kayang gawin. Parang sa pagiging finance, I mean, yung pagbabudget, di ba? Pagiging cook or chef, di ba? Parang pagiging housekeeper, lahat-lahat na lang. So ano po sa inyo, sa tingin niyo yung katangian ng isang nanay o isang ina na na-i-apply nyo naman sa career nyo or sa trabaho at business ninyo? Di ba pag nanay ka talaga, yung sacrifice, yung love. Kasi kaya pag may sacrifice, kasi may kasama yun yung love, di ba? Pag mahal mo, kailangan mo mag-sacrifisyo. Isang nanay, isang superwoman. All around. All around. Ito, Evelyn, dito sa low-fi construction hindi lang mga bahay, mga buildings, pati mga simbahan po pala. Gumagawa kami ng simbahan. Actually, ngayon, ang ginagawa ko yung Shield of Victory sa may Lemens. What's so special about, ma'am, yung pag-construct o pag-aayos ng simbahan? Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganong opportunity. Hindi lahat siguro tumatanggap ng ganito. Hindi ako sa simbahan. Kasi kailangan pagandahin mo ang simbahan kasi bahay yan ng Panginoon. Mm-hmm. Kung ang bahay natin, pinagaganda natin, mas pagagandahin natin ang bahay ng Panginoon, di ba? Basta sa akin, kung papipiliin mo kung gagawa ko ng church o bahay, mas pipiliin ko ang gagawa ko ng church kahit hindi ganun kalaki ang kikitain ko. Kasi mas gusto kong maglingkod sa Panginoon. May special spot. So mamaya, pupunta tayo sa isa sa mga projects ninyo. Sa SOV, Shield of Victory. Gamit ang Haima V70. Oo, dahil ma'am, syempre sa trabaho niyo napaka-essential. Ayo, totoo. Pag wala kang car, parang putol yung isang paa mo. Kasi ang car talaga, everyday kailangan mo, necessity talaga sa atin. It saves you a lot of time, di ba? Yes. At kaya naman, malalaman po natin mamaya sa test drive natin. Oo. Sa kung ano yung mga nagustuhan ni tita? Sa, kung ano yung mga nagustuhan ni ma'am? Sa Haima V70. Sa Haima V70. Hindi lang naman Haima V70 yung ginamit ko eh. Lahat na yung ginamit ko yung Haima. Mamaya ma'am, kukwento niyo yung tita. Isa-isa. For the Haima V70, thanks to the top automobile designer Luciano Di Ambrosio, we have undeniably impressive sleek lines, swept back headlights, a sporty grille, and a stand-up C-pillar. First-class ang treatment sa mga sasakay sa V70 with its premium leather seats and 4 captain chairs. Ideal din talaga ito for family dahil sobrang flexible ng seat combinations. Kasya hanggang 7. Di mo mararamdamang masikip sa loob. Suwabe din sa pagmamaneho dahil sa front at rear suspensions nito that give you stabilization and flexible handling. May child safety alarm system din ito na patented technology exclusive to Haima. Under the hood, the V70 runs on a Euro 5 compliant 4 inline multi-point injection gasoline engine with IVVT and a turbo charger. I love the sliding moonroof and elegant center console. Plus, ang instrumental panel nito ay ergonomic iDrive multi-function control. Sobrang helpful ng 8-inch LCD touchscreen monitor at ng keyless entry plus start-stop button. Pasado talaga sa safety lalo na't may CNAP 5-star safety design badge. Combination ng bronze and high rigid steel ang body nito, kaya protektado ang nagmamaneho at ang mga pasahero in case of impact. So tita, anong nagustuhan niyo po sa Haima? Haima muna in general kasi alam as ko as a brand kasi alam ko, 'di ba Nicolette? Pang limang Haima niyo na po unit? Ba? Unit. Pag nag-Haima ako. Tapos yung Haima 7 tapos yung S5. Tapos tong V70. Haima V70. Yung gamit ko ngayon yung V70. So isang dekada na daw na client ng Haima. Kung ever since nag-start ang Haima. Nag-start ako ng 2010. Wow.
Wow. So anong nagustuhan niyo po sa Haima? So far, okay naman siya sa performance para sa akin. At sa 10 years ko na siyang ginagamit. Mm-hmm. Hindi niya ako, hindi ako tumirik, hindi ako nasiraan kahit punta akong Bicol. Wow. Punta ako ng Tagaytay. Minsan dinala ko pa ng ano yung sa akin, Mindoro, sinakay ko ng Roro. Buti pa ang Haima, nakarating na ng Mindoro. Pumunta ako ng Mindoro sa Calapan, pero sinakay ko siya ng Roro. Pagdating ko ng Batangas, nag-Roro kami, tapos sinakay namin siya sa Roro. Tapos doon ko siya ginamit sa Batangas. Ay sa Mindoro. Okay naman ang performance. Tita, bakit niyo naman po napili na sa Laos Group mag-purchase ng car? Hindi naman mahirap makiusap sa kanila as long as magsasabi ka siguro ng totoo para sa financing mo. At saka at the same time nandun na rin yung insurance mo. Mm-hmm. So parang all in one ka na. Naka-insure na yung sasakyan mo doon. Tapos kung wala kang pambayad ng insurance mo ng buo, pwede ka nilang bigyan ng term na installment pa rin na 3 months, 6 months. So parang mas magaan. Oo, kaya saan ka pati? Doon ka na lang kasi hindi ka mapupwersa magbayad ng buo. Parang ganun. Very personalized service. Okay naman sila, totoo. Sa totoo lang. Tsaka 10 years na po kayo na. 10 years na nga ako doon eh. Very satisfied customer. Wow. Oo, tsaka kahit na ano lang ang narinig ko sa sasakyan ko kasi, di ba, araw-araw ginagamit ko. Okay. Pag may narinig lang ako ng konti, hindi ako aalis, pupuntahan ko muna sila. Ako tatawagan ko si Albert. Sabi ko, Albert, anak, bakit may ganito yung sasakyan? Ma'am, dali mo dito, check muna natin, huwag ka muna pupunta ng Manila. Sabi niya, baka lalaki yung sira niya o baka may mangyari sa isa kalsada. Sabi niya, so, pagsasabihin naman nila, ma'am, ganito lang yan, medyo may hindi lang gaano yung ano mo sa ano, gagawin na lang natin yan. Para so, talagang concern din sila sa safety ninyo. Hindi nila kayo i-. Tsaka nagpa-follow up talaga sila ng mga customer nila yung kailangan ng i-change oil, yung mga ganon. So yun yung kagandahan, no? No? Satisfied ka sa after very sales. Very busy, no? Din yung mga clients. Mm-hmm. No? Sometimes, nakakalimutan talaga. Na lang talaga nila yung Pero sila nire-remind ka. Ka din sa Haima car mo? Yeah, almost 3 years na rin yung gamit ko, so wala naman pumalya, ganyan. Tapos pag sa kasa, pag pupunta ako, very smooth since kilala nga si mama, almost lahat ng unit kasi accept lang yung photon and yung Haima 2, yun lang hindi namin na gamit. So far, yung M3 ko, hindi pa ano, satisfied ka? Mm-hmm. Sobra. Sobrang satisfied kasi kahit manual yung ano ko, yung car ko, may sunroof pa, ganyan. So, very convenient siya and unique siya since hindi lahat ng mga tag dito, ng mga cars may sunroof. So,
sa akin, pag lalanan, pumunta ng beach, ganyan, nagagamit namin pang photoshoot, ganyan. Tsaka malaki bagay yung happy ka sa sarili. Ah, yeah. Matipid din siya sa gasolina, di ba? Yeah, very efficient siya sa fuel. Well, mother's no best. So if there's one thing na talagang hindi mo makakalimutan sa lahat ng mga tinuro mo, tinuro niya sa'yo, no? Yung most important lesson na natutunan mo sa mom mo, ano yun? Being loving and caring sa ibang tao. Kasi lahat naman, pag loving and caring kang tao is mag-ano naman yun, mag-domino effect naman yun. Ano yung message ko sa kanya? Matagal mo nang gusto sabihin all these years. Pero kang iyak. I don't usually say this to my mom, pero yun nga, mahal na mahal ko mama ko. And thank you for everything. Alam mo ba, Ariel, for as low as 19,000 pesos, all-in down payment, mapapasayo na ang award-winning na MPV na ito. Di lang yan, Nicolette. Ang daming free if you purchase this unit. Free 1-month amortization, free 1-year periodic maintenance service, free 1-year emergency roadside assistance. Are you impressed with the V70? Drive it to believe it! Bumisita na sa Haima Cars Dau Tire City Incorporated, MacArthur Highway, Dau, Mabalacat City, Pampanga. Narito ang mga sales representatives na ready to help with your inquiries and purchase. Ms. Kristhel Reyes, Mr. Dennis Punsalan, and Mr. Adelbert Eugenio, Mr. Francis Suarez. Like and follow their Facebook account, Haima Cars Dau page. There you go, Nicolette. Now we know kung bakit loyal yung mga Haima customers like Tita Evelyn. Samahan nyo kami ulit next week, Saturday at 8:30 p.m. Let us know in the comments kung anong sasakyan ang gusto nyong i-feature namin. Make sure to subscribe here on CLTV 36 because we will be presenting more videos of different brands which might be your next ride. I'm Ariel De La Cruz. I'm Nicolette Henson-Hizon. And this is Stories on Wheels.